Well, slugger to. Eh, katunayan nga sa kanyang labis na ugat. Oh! Yun na mo yung kaliwa ni Condes. Si oh. Rock, oh, oh. Naalog mo eh. Katikim ng masarap na suntok. Eh, tuloy-tuloy ito. Oo. Oh. At tingnan mo naman ha, ang follow-up ni Condes, talaga namang... Ay, walang lahat. Kigil. Oo. Oh. Pero matapang yung Rockman, oh. Pumapanit kahit... Through the years. I'm sure maraming plano para kay Condes. Although Rockman here, medyo nakaka-remate. Yung hindi ko nakita, yung dali mong... Saan ba nangyari yun? Yan. Ito, dito. Pinake ng kaliwa. Tapos oh, saan tumama? Right. Sa tenga? Sa lipunong tenga. Ah, yan. Abilis. Yun, ano, no, no, maskita pala roon. Oo. Oh. Oh. Ay, bagsak uli. Pangalawang beses na akong bumabagsak. Welcome back, kapatid. Florante Condes, tinaguri ang The Little Pacquiao ng Pinas from Look Romblom. May taas na 5'2 at lumalaban sa light flyweight division. Nakaharap ang veterano at Indonesian world champion na si Muhammad Rockman na kilala sa tawag ng The Rock Breaker ng Indonesia. Nakataya sa laban ang IBF World Minimum Weight Title. Ito ang pang-apat na pagdipinsa ni Rockman sa kanyang hawak na belt. Samantala, si Muhammad Rockman ay former IBF Pan-Pacific Minimum Weight Champion, WBA World Minimum Weight at IBO International Light Flyweight Champion. May walang Pinoy na itong tinalo, kabilang rito sila Roger Manangkel, natalo via 8-round technical knockout, Bert Batawang, natalo via 10-round unanimous decision, John Arlos, natalo via 10-round unanimous decision, Steve Dimaisip, natalo via 10-round unanimous decision, Noel Tunacao, natalo via 2nd-round technical knockout, Ernesto Robillar, natalo via split decision, Benji Sorolla, natalo via 7-round technical knockout, at Edrin Dapodong, natalo via 10-round unanimous decision. Samantala, bago ang kanilang laban, ito ang kartada ng dalawa. Florante Condes may 21 wins, 3 losses at 20 knockouts, habang si Muhammad Rockman may 61 wins, 5 losses at 32 knockouts. Ginapalaban sa RCTI Studio, Jakarta, Indonesia. Sa tagpong ito ay malaki ang tiwala sa sarili ni Rockman na mapapataob niya sa laban ang The Little Pacquiao ng Pinas dahil sa mga sunod-sunod na panalo nito kontra sa mga Pinoy. Lalo't hometown advantage ang lugar na paglalabanan nila at mas eksperyensyado ang Indonesian fighter. Muli natin balikan ang pakikipagpagpaka ng Pinoy para magaw ang kauna-unang world champion. Samantala si Florante Condes ay bata po ng... Nakikita natin yung power nito, tinagurian ng Little Pacquiao ito. Pala naman pera, nakialam po ng Ministry of Sport ng... Kitain niya. Totoo, dahil sabi nga ni Aljo, nasa hotel namin, kami mismo nagluluto ng pagkain namin, para makasiguro kami na si Condes ang kinakain ay tamang pagkain at walang kalokohan. Walang kalokohan naman. Although dito naman sa Indonesia, dahil confidence level, yung mental outlook niya na, uy, kulang ako na something. Baka aware din si Rockman ng power nito si Condes. Oo. Yung mga taga Channel 4 dito nung 97 Southeast Asian Games. Mahilig sa sports, Mike. Well, slugger to. Katunayan nga sa kanyang labis. Marami-rami na rin eh, no? Na 10 rounds. 8 at saka 10, marami na. Sino? Si Condes. Oo, oh, oo. Oh. Harus Mandro, 29 ang knockout niya. Hindi nag-uumpisa pa. 10 rounds naglaban sa nila ni Benji Sorolla. Sorolla, lumaban po ng title fight. Dito po kay Rockman. Daw agad. Oh! Yun na mo yung kaliwa ni Condes. Si oh. Rock, oh, oh. Naalog mo eh. Naalog. Oo. Oh, oh. Pero mukhang, tamang yun, ha? Pero mukhang nakakatayo pa. Okay pa, pero naalog, ha? Pero pag tama sa kanya ni Condes, bumagsak siya, siguro nakaramdam pa siya ng hinulubod ulo siya, eh. Ito, dito deadly si Condes. Pag nakatikim ng masarap na suntok, eh, tuloy-tuloy ito. Oo. Oh, at tingnan mo naman, ha? Ang follow-up ni Condes, talaga namang... Ay, walang lahat. Kigil. Oo. Oh. Pero matapang yung Rockman, no? Pumapanit kahit gano'n sa lockdown, ha? At saka alam mo, may siya pa rin yung hometown boy, eh. Naglalaro ka sa in front of your countrymen, hindi ka agad tutumba niya. Kita mo siguro ng mga tao dahil nga kumounter yung Rockman, tinamaan po ulit sa katawan na kaluha, oh! And with Manny Pacquiao over the years, I'm sure maraming plano para kay Condes. Although Rockman here, medyo nakaka
primate. Medyo sabi ni Condes, wala yun. Stein Pacman din ni, sinusuntok nila sa dalawang kamay niya. Oh. Mukhang idol, pati bigote. Yan, Little Pacman ang tawag sa kanya. Walang masama doon. Okay. Mo natin, tingnan mo, yun. Isang kaliwang upper ang tumama po kay... Nagkaroon na po tayo ng first knockdown. Ito po ang International Boxing Federation Mini Flyweight Championship Challenger Florante Condes of the Philippines against Mohamed Rahman, buong pangalan sa Waladun din Suhaimat ng Indonesia. Siya po ang kampiyon at ang hometown boy. Ilo sa ibang bansa. Yes. Itong timbang na to at hanggang bandang yung weight ni Pacquiao. Oy, bumuebuelo si Condes! Pero nagtatamaan po si Rahman doon, no? Pero matapang yung Rahman. Matapang. Despite nagaling siya sa knockdown kanina, kumapalit po. Pero kailangan po natin isuntok pa na tayo malalo. In the meantime, Condes a bit wild at this point as he's trying to set up his prey. Rahman is trying to look for... Okay, dahil nasa ulo palagi ng isang buksinger ng pagdayo. It's the better for them. Wow. Kasi exposed sila sa danger. Oy, Bob. May ginagaya ang lolo mo. Pero exciting siya, ha? Exciting. Ay, ibang nababan yung Condes. Napanood naman natin na ilang beses yan. Talagang paglaban ni Condes. Sira yung buwelo, momentum mo bagay. Pareho sila nakaganon. Florante Condes, continue. The voice law mo natin. Tingnan po. Tinamaan po ng kaliwa doon si Rahman ni Condes. Dahil world championship po ito. Well, ang isip po si Condes. Sa katawan niya sinusuntok talaga yung champion, yung si Rahman. Pero yung Rahman, maganda mag-depensa. Masdan mo. Moy, 71 fights. Hindi ka magtatagal sa business na ito kung hindi ka matibay at mautak. Ano, ha? Right, oo. Wala lang power, Moy. Walang power. Pero, maraming maluntok, oh. Kita mo, oh. Kaya the issue about round 5 po tayo. So far, Florante Condes scoring a knockdown in the third, which was rather... Kaling ko, panay po ang follow-up niya, pero matapang po yung Rahman, eh. Pero ang ganda ng patience ng Condes, ha? Pwede kang maging gigil at this point. Kasi taas, kinakatawan muna niya. Pag nakita niya nakabukas sa itaas, saka niya sinusuntok sa mukha. So ang atake ng Condes niya, ibaba, itaas, ha? So far, no low blow. So it favors Condes, ha? At usually may referee sinusukat yan, eh. Oo. Eh, may kanya-kanyang distances yan, eh. Oo. Very subjective yan. Pero dapat ang referee, tama naman, hindi mo, may mga pal protector naman. Naman. Masdan mo pal protector ni Rahman mataas, oh. The Ice Studio sa Indonesia, sa Jakarta. Po, pagka tayo dayong ganyan, yun mga judges, although may isang Pilipino, may isang Indonesian, pero hindi po tayo nakakasiguro na doon sa Thailander kung ano po ang kanya. Tingin ko ang design, wala sa walang pacing na suntok. And then tingin ko, hindi napakatibay ng katawan ng very young fighter, in fact, that hindi pa nagte-train ito sa ano, no, sa Las Vegas. Also, it's interesting that another Filipino champion is making waves. Both fighters going toe-to-toe at this juncture with 50 seconds remaining in round number 6. Kasi si Rahman nagahabol, eh. Then, yes, niya, good point. Ibibagsak siya in last 2 rounds sa Kiki Condes. Kaya ngayon si Rahman. Parang hindi nagkakabihirang-bihirang headbutt doon. Ano? Totoo. Ito po, umatake na po si Rahman, oh. Rahman trying to bore in. Ayun, oh. Yung papitik-pitik, ano? Ganun pala talaga sumuntok sila, no? Hindi nakatuloy. Nagko-conserve din siya ng energy, oh. Oo, pero kita mo lang. Ay, Chef Sarmento with Moy Lanez here. We hope. Hindi yung si Condes, oh. Maraming suntok siya. Hindi ngayon tumatama dahil gusto niya mamaksak na uli ang kalaban niya. Siguro. Oh, good left hand that time. A left straight coming from Condes. He goes to the body now. He's got Rahman in a bit of trouble. He's looking for the opening. That right hand is there. The left is there as well. He goes to the body, but Rahman throws some punches at least to parry off Condes. Maganda mag-blocking yung Rahman. Shake it off. Oh, Rahman with the initiative in this round 7. Halimi na sila, no? Kanina si Condes sa mga pumapasok. And thank you very much, San Miguel Beer. Pinapa San Miguel and Thunderbird Resort. Yung mga upper na maiksing ganun ni Rahman. Masakit po yan, ha? Oh. Actually, matibay-tibay lang itong Condes kaya hindi na uli.
yun, yung mga sundot ni Conde sa katawan, no? Kung mga ganti po naman si Rackman, yung mga apo sa mukha, oh. Oh, look at that. Connection by Rackman. Final 10 seconds. Very close. Marami. Marami na rin ba siyang buksingero? Marami. Si Bernabeth Concepcion, no? Isang sikat niyang buksingero. Mo, sino yung nakadilot, naka parang interesado? Ah, yun po, ang Ministry of Sports. Na, kaya po natuloy na ang yung bigote. Kaya laban na yan, siya po ang sumagot sa play mo. Ah, alam mo, may pride din ito, champion ito. Oo. At tingin ko yung Rackman, napanood ko ito ng laban niya kay Sorolla sa TV rin. At nakita ko po, ito talagang fighter. Marami pa may kaya. Sabi ko si Aldo, Aldo, tingin ko malalaban ko yung maganda doon. Kailangan, tamahan niyo na maganda ito dahil may chibay din. I agree. At saka alam mo, yung misconception, manipis, ano, payat, okay? Na walang power. 37, ano ba kaya? 71 fights na, no? Marami nang na pinagdaanan ito. Oo. Saka usually mo, di ba? Yung mga payat, yung mga may power. And kung minsan dulo na suntok lang, meron na eh. Talaga. Yung Condes, sa ngayon, yung pagka malayo ang ganyan, malapitan, hindi agad siya makakapagpatumba dahil nga, parang toothpick yun, pero pag tumama, patay ang kalaban. Toothpick, ha? Samantala, patapos na po. Oh, interesado yung mama. Ano yung ba? Ministry of Sport, nakatayo na po. Oh, at saka may sinasabi. Oh, no? Responding to the action, they want their champion to look for the opening. Connect, di ba? Ay! Kaya ako minsan masakit sa shoulder area yan, ha? Pag yung overextended yan, masakit yan. Totoo. Maring hindi niya nararamdaman ngayon, pero mamaya, ay, masakit yan. Well, si Condes, hindi nadaig niya tapos na laban yung kanyang mga natin. Eh dahil nga doon pa sa nangyari, hindi nabigyan ng nakasanayan yung way. Kita niyo po, aglisibo ang kampiyon natin, si Rattal. Tumatama. Si Condes doon, ha? Wala pa, bago lang yan. Mga junior lightweight pa lang noon. Yun na yata yung pinakuri lang si referee Hedgepeth. Yun. Baka naman kasi magkauluhan. Sayang naman, ang layo na ng binyahin ng laban na to. Well, si... Ating network, MBN, maluwag na tinanggap na pwede natin i-air ito sa gabi nito. Salamat po, Mr. Joy Isabelo, pinagbigyan niyo po kami. Nasasap yung energy mo eh. Parang galing sa loob. Magaling. At saka, magandang dumukod sa katawan. Ito yung sinasabi mo, magaling sumiksik eh. Oo. Ayan, ulo mo. Yun lang. Buti mo. Papitik-pitik ng jab. Na right cross. Tumatarget naman. Oh. Yun! Tinamaan ng isa right hook. Ang bilis ano? Ang bilis. Nagwo-worry na ngayon yung mga kababayan ni Rackman. Binilangan. Second knockdown. Tinamaan po na isa right hook eh. Mabilis po ang nangyari. Na bumagsak po si ano. Ah, ito na. Lusob na si Condes ano? Pero tinatabog siya ni Rackman. Sige, punta ka dito. Mas mabigat yung knockdown ng third kesa rito. May gulat lang ito Kanan ng tumama, yung third round, kaliwa eh. Nakakatuwa, ang daming babae rin sa audience. Oh. Oo. Parang isang ano daw, isang TV. Actually, mga kaibigan, kung mapapanood yung kabuuan ito, may mga dancer pa nga sa umpisa ito eh. No? Dahil lang sa interest and time, hindi natin mapapakita lahat yan. Ano, ha? Samantala, yung Rackman, may desire sumiksik. Alam mo, bilib ako sa record niya, Moya. Lima lang ang talo niya, lima ang draw niya. Hindi masamang record to, ha? Oo. Halos hindi ko nakita. Dali mo, saan ba nangyari yun? Yan. Ito, dito. Pinake ng kaliwa, tapos saan tumama? Right sa tenga? Sa may punong tenga. Ah. Kaya biglang bumagsak. Si Cody, tatak mo sa corner niya. Nakahanap ng neutral corner. Oo, yan. Pabilis. Doon, mas kita pala roon. Oo. Oh. Ay, bagsak uli. Pangalawang beses na hong bumabagsak. Itong endo, isisigaw doon sa kanto eh. No? Sabihan mo nga, huwag na siya nagsosombrero. Hindi ko makita mukha niya eh. Sininervyos yan. Susuot niya kasi yung sombrero ng Thunderbird. Dahil major sponsor po ni Condes ang Thunderbird. Kaya naman pala niya sito. Gumising ang tao. Gumising ang bayan. Tinamaan po doon si Rackman, pero kumanti po ngayon, no? Ang kulang kay Rackman, isang solid na atake sa katawan ni Condes, eh. No? Hindi siya maka-atake ron, eh. Pero kita mo. Gusto ko dyan, eh. Uy, tinamaan po doon si Rackman na isang magandang kanan, ha? Oo. Although si Condes is allowing himself to have action from round 11. Yan, tinamaan po na isang kaliwa si Rackman. Look at that. Tingin ko, close ang laban dahil nga po sa
aggressiveness noong Thailander at saka yung maraming mga short panties sa katawan ni Condes. At the cheerleader para maging mag-cheer para ang ating kababayan nasa biligro. Oo, mukhang wala mahal ng Indonesia ng gobyerno nila ha, dahil ng Minister of Sport mismo nag-ano, pero walang power mo yun, wala talaga ng power. Merong punching speed, may hand speed, pero walang power. Well, there lies the difference. Oo, lalim nun. Alam mo kasi sa bigis ng kamay nun, Rockman, kaya po natalo yung Soroni. Sa dami ng kamay, inawat agad ng referee. O, yan, katulad yan. Kita mo, bilis ng kamay ng Rockman, no? Pero walang lakas, ano? Wala. Walang, I'm sure Condes is feeling a bit of it. Sa hindi pakakalagay ng tamang bandage, nakalaman po doon si Rockman dahil nga po, hindi naman siya napakalakas ng ito. That's what will happen, yeah. Sisigaw po si Aldo Haro doon sa corner. Either to just coast along, twist the ball, as they say. At tingin ko, itong last round na ito, nakuha po ng Indonesia. Oo, ni Rockman, oo. Alos walang tinapon yung Condes, eh. Oo, masyado kanyang pakaka-freeze the ball. In the great freeze. Halos hindi siya sumundo. Nasa akin yun. Huwag na rin dapat gawin yun dahil mabuti po kung fair ang mga judges. Yeah, and if you do that in Las Vegas, the Vegas judges don't like that. Yes. Ayaw nila yun. Yes. Gusto nila to the finish, eh. Talaga. So ito po si Condes, malamang mapanood natin niya sa undercut ni Pacquiao. Okay. So that'll do it for this. Panalo ang ating kabubayan by a 12 round split decision. At yan muna mga kapatid. And I always thank you for watching. The new champion. Ayun na. The IBM Media Flyweight Champion, yeah, of the world. Yung bagal nung basa nung... Oo. Nangangasin niya po. As a special po. Nagdilibong niya po. Si Aldo Haro. Si Frankie Haro. Si Attorney Mendoza. Condes is the new IBF Mini Flyweight Champion of the world.